1995 video footage, bumulaga sa publiko at pinatotohanan ang ilang chismis tungkol kay First Lady Liza Araneta Marcos. PBBM, inamin mismo sa naturang panayam na halos lahat ng kanyang mga desisyon ay ikinukonsulta niya kay FL Liza. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. I need a legal opinion and there is nobody to ask, but I'm lucky I have my wife. Ito ang sagot ng dating congressman na ngayon kasalukuyang pangulo ng ating bansa na si PBBM matapos siyang matanong ni Chris Aquino sa isang interview noong 1995 kaugnay sa kung nanghihingi ba siya ng opinion sa kanyang asawa. Ayon pa sa ilang mga vloggers, patunay raw umano kung maituturing ang naturang 1995 footage na matagal nang naiimpluwensyahan na ngayon unang ginang na si FL Liza Araneta Marcos ang mga desisyon ng Pangulo kahit na noong congressman pa lamang ito. Anila, hindi raw umano malayo na ito ang dahilan kung bakit nagsisibalika na ang mga dilawan sa kapangyarihan. Ibinunyag rin ni PBBM na malaki ang kanyang tiwala sa asawa sapagkat ito'y abogada at maraming nalalaman, higit lalo na ang paglalagay ng mga tao sa iba't ibang departamento. Bagay na naunanan niyang sinabi noong panahon ng kampanya. Ayon pa si isang vlogger, and the show actually yun na, then Congressman President Bongbong Marcos explained the professional relationship she has with his wife, Attorney Liza Araneta Marcos. Congressman pa lang siya, sinasabi na niya na nag-a-ask siya ng legal opinion from her at marami na silang natrabahong magkasama. Samantala, narito ang naturang 1995 actual video footage na bumulaga sa publiko. Yes, Senorita Preciosa. I have a follow-up question para kay Congressman. Ano? I understand your wife is a lawyer. What is it like to live with a lawyer wife? Does she nag? Do you argue a lot? Do Will you debate like, at the dinner table? Hillary Rodham Clinton. Well, see, Lisa ba has the Lisa, tendency? No. Lisa is, you know Lisa. She's not at all like that. Lisa does not bring her work home. Is she a practicing lawyer? Yes, she is. She is practicing. Corporate? She was in litigation, but she's now sort of going towards corporate more and more. On a professional basis, lalo na in my work, I need legal opinion. And kung nagbabasa ako or something, and there's nobody else to ask, I need a legal opinion. I am lucky to have my wife. So to you be work able to, hand in hand. Well, with your wife. No, we in terms of profession. Because she is a professional and she's a lawyer and she's a very good one because I've worked with her. And so when it comes to lawyering, sasabihin ko, hindi naman talaga ako abogado, so tatanong ko sa kanya. How active is she in politics? Does she go house to house din pag kampanya or she's slowly getting into it, you know. Hindi naman siya sanay sa politika. In fact, pagka sinasabihan siya na kailangan siya pupunta rito, lalabas dyan, she always says, I'd rather work quietly behind the scenes, maybe help with the arrangements. How and all is that. Your mom as a mother-in-law? Oh, she's great. She's great. Hello, mga palangga, mga kababayan. Ayan na, mainit pa rin ang kaganapan sa ating bayan. At ito na nga ang viral at trending na video ng First Lady ng ating bayang Pilipinas. Ano ba ang naging impact nito sa taong bayan? Ito ba ay napasama ang ating administrasyon, ang ating Pangulo, napabuti? Ano ba ang take ng lola ninyo? Alam ko namang inaabangan ng mga hitad ang ating opinion. Alright, so sa hindi nakakaalam ng lahat, lumabas kasing video ng ating First Lady kung saan ay after na ni-reinstate o ni-reappoint ni Pangulong BBM, alright? Ni Pangulong BBM. Hello, go. Saan ba nagsimula ang mga eksena ng kaganapan? So, balikan natin, bago naglabas ng video ang ating First Lady, ay right a day after po na ibinalik, okay, basahin natin to.
Okay. A day after na ni-reappoint si General Centino sa AFP. Okay, mga palangginging. All right, mga palangginging. Nasaan na yung mga ano na yun? Ang sabi ng ating First Lady dyan ay wala siyang kinalaman sa military appointments. All right, so iksian na lang natin mga palangga. Noong August ay inalaga ni Pangulong Marcos si General Baccaro, okay, as AFP chief, at sinasabi nga niya na namagaling, maayos, you know, maganda yung record ni General Baccaro, at lumabas din po sa usap-usapan sa loob ng Malacanang, at syempre nakarating din sa atin na ang First Lady di umano ay may kinalaman sa mga appointments. At siya ay nangyengialam ng bonggang-bongga. Okay, mga kababayan. Not only dito sa isap, kundi sa pangkalahatan. Actually, marami talagang mga eksenang kaganapan. Ulitin natin, lumabas ang kanyang video message dahil sa isinasangkot siya na siya ay may kinalaman sa kaguluhan dyan sa AFP. May kinalaman sa mga appointments. Ano ba ang take natin dito sa kanyang video? For sure, ang karamihan sa inyo ay narinig nyo na kung ano ang mga eksenang ganap. Ito ha, i-analyze natin. Mga hitad. Okay, sabi ng ating First Lady, Liza Marcos. Okay, Liza Araneta Marcos. How are you, madam? I hope hindi ka na-stress at hindi ka napagod. Talagang hirap talaga. I know na, you know, the last time na nag-chika-chika tayo, talagang sabi mo nga, grabe, or exhausted and everything, but ito na. Sabi ng ating vonggang-vonggang First Lady, I just want everyone to know that I have nothing to do with ISAF. Okay. So sinabi po niya na wala siyang kinalaman dito sa Intelligence Service and the Armed Forces of the Philippines in terms of appointments. All right. Sabi niya, I don't know the people involved. I have nothing to do with the appointments. Okay, we're talking about yung pag-upo ni Centino at pinalitan si General Baccaro. Dahil ang usap-usapan sa chismisan sa loob ng Malacanang, dahil si Baccaro ay associated po kay Attorney Vic Rodriguez, the former executive secretary ni BBM. Ang gulo-gulo ng mga kaganapan sa bayan. Hi, Ben Pumares! Uy, how are you na? Oh my goodness, I miss you, Ben. Tagal mo hindi kita nakakita, ah. Kala mo hindi kita natatandaan. Alright. Ang sabi ni First Lady, and if I find out that somebody is using my name, kapag nalaman ko at, you know, may gumagamit na pangalan ko, I shall tell my husband not to appoint you. Okay? Ano po ibig sabihin nito? Kapag nalaman ko na ginagamit-gamit mo yung pangalan ko, okay, this is my words, ha? Ito, this is my word, mga palangga. Pag nalaman-laman ko ang iyong ginagamit-gamit mo yung pangalan ko, sasabihin ko sa jowa ko, sa asawa ko, hindi kita ipapa-appoint. Okay? So, I hope this is clear. Sabi niya, this is clear for everyone. Tapos sabi niya dun sa PSG, can you please disseminate to everybody because I'm sick and tired of everybody using my name. Madam, number one, patigilin niyo po yung may taning ang buhay na nagkikiss as sa inyo na ginamit ang pangalan ninyo. Patigilin niyo, madam, dahil ito ang nakakasira sa inyo dahil umaastang may power at ginagamit ang pangalan ninyo at nakakakuha sa ng mga dokumento na official documents from Malacanang. Sino ang nagbibigay sa kanya? Madam, ito ang uunahin ninyo dapat. At si Tuning, although medyo nag, you know, umi-chapwer na ang hitad. So ito yung mga dapat, madam, as ikasundal, sila ang gumagamit ng pangalan ninyo. Okay? At sila ang nagbansag sa inyo ng mga pangalang hindi ka nais-nais. Okay. Number one, point of view here. Ano ang silbi ng Office of the Press? Bakit hindi ito na-filter? Maybe our friend, Madam First Lady Imelda Marcos, during this time, well, hindi, maybe, coming from her mouth already na, she is sick and tired. Pagod na ako sa paggagamit ng pangalan ko. Eh talagang ganyan sa Pilipinas, kilala ko si ganito, kilala ko si ganyan.
'di ba? Para ma-appoint, para may ganyan, chuchuchucho, 'di ba? Ganun sa Pilipinas, uso talaga ang gamitan ng pangalan. Eh ako nga, ginagamit yung pangalan ko, wala naman akong power. So anyway, nananawagan ako sa Office of the Press Secretary. Ano ang silbi ninyo? Bakit hindi ito na-filter? Alam ko emotional yung First Lady. Bakit hinayaan niyo siya na mag-video? I mean, well, ano yan, hindi naman hinayaan. Personal niya yan na nag-video siya. Naglalakad-lakad siya siguro doon sa loob ng Malacanang, nagpapahangin siya. Tapos all of a sudden, may nakarating sa kanya mga chika boom-boom na, uy, ikaw daw may kinalaman, chuchuchuchong ganyan. Unang-una, ano ba ang duty? Ano ba ang function ng isang First Lady? Bawat galaw ng First Lady, all of you there na nakapaligid kay First Lady, bawat galaw niya ay nagkakaroon ng ay magre-reflect sa ating pangulo. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.